Mga improvised Barrett Sniper Rifle, RPG, AK-47 at ilan pang mga malalakas na armas at mga pistola. Ito ang isa sa highlight kahapon sa isinagawang Regional Command Conference na isinagawa sa Kinapawan City. Kabilang sa mga barangay chairman na sumuko ng mga baril ay mula sa mga bayan ng Pikit, Alyosan, Mlang, Matalam at Kabakan. So sa paghahanap ko, mayroon pa rin akong nakita, pinag-usapan ko yung may-ari, na wala namang gulo, kung magkaroon man tayo ng kalaban, tatawag lang tayo sa PNP, tatawag tayo sa Army, sila na ang aharap dyan. Kaya nga, nakumbinsi namin sila at naibigay natin. Pero before that, sa unang kampanya natin sa Balikbaril, meron din kaming naibigay na. So, sa kapangalawa ito. So, dahil sa kampanya ng ating regional director sa mapayapang halalan, so sumusuporta kami. So ang ginawa ko, hinikayat ko po ang aking constituent na mag-surrender po ng mga kanilang lost firearms, sir. Minsan, ang isang kultura, kinasanayan, napabayaan. Pag dumating yung mga pagkakataon na narito na ang isang sincero at totoong pamamalakad at pamamaraan, napakahirap para sa amin. Totoo yan. Yan palagi ang tanong ko. Every week, meron kaming tinatawag na Enhanced Managing Police Operation. Why is it na ang dami na nating nakuhang baril, bakit parang meron pa rin sila? Alam namin na meron pa. Tingnan nyo yung mga bagong, yung mga sinuko. Ano siya? Paltik, no? Tingnan nyo siya. Luma na. Ibig sabihin, matagal na tinago. Matagal na tinago, ngayon lang lumalabas. Totoo na may nangyayari na putukan, na barilan. Totoo yan. Pero hindi po tumitigil ang inyong kapulisan para i-prevent ang ganyang klaseng krimen. Maaari na may pagkukulang sa aming mga kapulisan sa ibaba, pero na sinisigurado ko sa inyo na ang kanilang effort ay dublado na. Pinangunahan mismo ni Brigadier General Jimili Macaraig ang pagtanggap sa mga isinukong armas. Nagpasalamat ang opisyal sa naging kooperasyon ng mga mamamayan na tumulong na maging mapayapa ang kanilang mga komunidad at nagagalak siya na ang mga barangay leaders ang nagpapasimuno ng mga inisyatibo. Sa katunayan umano, may 18 armas na ang kanilang nakumpiska at 16 katao ang naaresto kaugnay sa paglabag sa gunban sa buong rehiyon. Bagamat nakatutok sila sa bayan ng Pikit Cotabato na may mataas na insidente ng mga patayan at nag-deploy na ng 986 na mga police personnel, wala pa silang maituturing na mga lugar na napasa ilalim sa areas of immediate concern. At maging sa posibleng may mga banta mula sa mga rebelding komunistang grupo at maging sa mga local terrorist groups na posibleng manabotahe sa paparating na halalan. Na-declare na immediate areas of concern. But to tell you frankly, ang Pikit hindi talaga kasama sa ano, sa immediate area of concern. But gaya ng sinabi ko kanina, kahit na hindi yan immediate area of concern, but for us, as far as PR-12 is concerned, we are taking it in a higher level of concern. Ganun ang palagi namin tinitingnan. Dahil mahirap nga na, ano, na mapabayaan natin yan. Especially so na may mga nandiyan yung karamihan sa SGA 63. So binigyan natin ng ano ng special na concern din. Isinusulong na advocacy brand ng Pro 12 ay ang pastil na hango sa tanyag na paboritong pagkaing Mindanaon kaugnay sa issue ng peace and security na ibig sabihin ay peaceful and secured community towards inclusive and progressive localities. Na sinigundahan pa na dapat itong isa puso sa Service with a Heart campaign. Pastil ho na ito is dubbed as Peaceful and Secured Community Towards Inclusive and Progressive Locality. So ito po, andyan na po lahat, no, na kung saan para po itong ano, no, para po itong isang brand na kung saan gagamitin namin this coming BSKE, particularly sa pag-launch natin ng mga Peace Covenant. No, formerly, pag pinag-uusapan natin ng Peace Covenant, walang
primary intention, but with the use of pastil, no, and Protel being the ambassador of this pastil peace advocacy program, perhaps pagkatapos ng mga activities na ito, mareretain sa isip ng mga tao na ang pastil pala is akin with the word peace. Kasi nga, ang kultura natin mga Pilipino, maging anumang reliyon, kahit hindi ka taga Mindanao, nagsasama-sama tayo, nagkikita-kita tayo, at laging may konting handa para ating pagsalusaluhan. Sa isinagawang command conference ng Pro 12 sa Kinapawan City, naging prioridad na usapin nila ang paghahanda sa barangay and SK elections. Kasama si Arwin Parcon, ako si Ferdinand Cabrera para sa Kutang Batu News.